So for today's video vlog nga mga sir, ay meron pong nag-sponsor sa atin ng half-face engine crash guard dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. At galing nga po ito kay Ella's Garage. Ayan, shoutout po sa inyo. So meron po siyang Shopee at Lazada. At kapag bibili nyo nga po pala ito mga sir, ay pre-order po ito at maghihintay po kayo ng mga ilang araw bago ma-ship. So bali 1,200 pesos po ito at pwede po kayong magpasadya kapag ka ibang motor po yung gusto ninyong palagyan ng crash guard at mga iba pang accessories. So ito nga po pala yung Shopee niya mga sir, pwede nyo po siyang i-follow dito sa Shopee at sa may Lazada. Mag-iwan na lang po ko ng link dyan sa pin comment at dyan sa description box. Para pagka may katanungan po kayo, pwede po kayong mag-PM sa kanila. At samahan nyo nga muna po pala ako mag-unboxing ng parcel na pinadala sa atin. At talagang hindi po tinipid sa bubble wrap yung item na pinadala sa atin. So ganyan din po yung gagawin nila kapag ka nag-order po kayo sa kanila mga sir. Talagang iingatan po nila yung in-order ninyo at talagang maiwasan po yung pagkagasgas dito at pagkayupi. So ito nga po pala yung kasama niyang slider. So napaka-importante po niyan kapag ka bumabanking po tayo at kapag ka naglo-long ride po tayo mga sir. So pwede po kayong magpahinga dyan ng paan ninyo. So pwede nyo pong itungtong yan. Tapos meron din po pala siyang pinadalang limang pirasong sticker. Ayan, shoutout sa iyo, Ella's Garage Store. Ayan, so ito naman po yung pinaka engine guard niya po mga sir. Talagang balot na balot din siya. At unang kita pa lang natin, talagang quality na rin po ito. At talagang pinulido po nila yung pagkakagawa nila rito at hindi po nila tinipid sa materyales. So ito na po yung pinakakabuwang itsura niya mga sir. So bali half face lang po ito. Ayan, ganito po yung itsura niya. Tapos sa side nga po ay may nakalagay na EG monorack. So ganito po yung itsura niya mga sir. Tapos meron po siyang protection dito na screen. At ang nirequest ko ngang kulay nga dito mga sir ay matte black. So kapag ka-order po kayo mga sir, pwede po kayong magsabi kung anong kulay po yung gusto ninyong ipapintura dito mga sir. At kapag ka wala po sa list ng shop nila yung mga gusto po ninyong bilhin na item katulad ng mga engine crash guard, mga top box monorack, pwede po kayong pumunta or mag-PM sa kanya para magpasadya. So kayang-kaya po nilang gawin yan mga sir. At ito po yung mga tornilyo niya. Kompleto po yan ng tornilyo pati po dun sa may slider. So mamaya bubuksan na rin natin yung tornilyo dun sa may slider. So bali tatlong piraso po yung tornilyo rito. May spacer na rin po siya at nut. So ituturo ko po sa inyo kung paano po ito install. Tapos meron na rin po siyang bracket na pang mini driving light. So kulay puti na rin po siya. So binagay po dito sa may screen niya. So buksan na rin po natin yung plastic dito ng slider. So ito po yung pinaka-importante rin kapag ka in case na nagsemplang po tayo, ito po yung unang tatama dito sa may sahig. Hindi po matatamaan yung makina natin at yung tangke. So yan, napakatigas po na rubber ito at meron na rin po siyang spacer dito mga sir, and then yung pinakadugtungan niya na alloy. Kapag ka-i-check nyo po dito yung mga item, ayan, so ito po yung mga picture niya mga sir. So ganyan po yung itsura niya kapag ka nakabit na po dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. At yung mga karamihan na nagbibuild po ng copy racer, pinapartner po talaga nila itong engine crash guard. So ganito po yung magiging itsura niya mga sir. So hindi po siya pwede sa naka-sidecar mga sir. Kailangan nga po naka-single po kayo na motor dito. So yan, pinakita ko dito sa bayo ko yung itsura nung nasa picture. So unang tingin pa lang niya ay alam niya na kagad na kung paano ikakabit. So ikakabit po natin yan, ikokonekta natin siya dito sa may pinagsusuksukan nung sidecar natin dito sa may chassis. Tapos meron po pala kayong tatanggalin na tornilyo dito sa may makina natin na nakakonekta dito sa may chassis. So plug and play na lang po ito mga sir. At wala na po kayong kailangang tabasin dito mga sir dahil nakasukat na po yan. Ikakabit nyo na lang po itong engine guard natin. So tanggalin muna natin yung tornilyo dito at kailangan nga po natin ikabit yung mas mahabang tornilyo.
natanggal na nga natin yung tornilyo dun mga sir, ay kakabit na po natin ito. So kailangan nga po meron po kayong kaalalay or katulong sa pag-install nito mga sir. So para hindi po kayo mahirapan, dahil po dapat sabay po ninyong ikakabit ito mga sir. So kailangan nga po meron po kayong kasama dun sa may kabila na humahawak din dun sa may engine guard. So ipasok nyo lang po yung tornilyo dito mga sir, at isakto nyo lang po yan sa may butas ng chassis natin para hindi po kayo mahirapan mamaya kapag ka naglalagay na po tayo ng tornilyo. So unahin po nating alagyan ng tornilyo dito dun sa may kinalag po natin kanina para hindi po tayo mahirapan mga sir. At kapag ka naipasok na nga po natin, meron dapat din pong kumukontra dun sa may nut dun sa may kabila mga sir kapag ka higpitan po natin yung mga tornilyo. So kapag ka natapos na po yan ay dito naman po sa chassis tayo maghihigpit ng tornilyo. At pagkatapos nga po nyan, bubuksan na rin po natin yung dalawang tornilyo para po dito sa may slider ng engine bracket natin mga sir. So bali ganito po yung paglagay natin. So ito po yung slider na goma, tapos meron po dyang maliit na spacer, and then ipasok nyo lang po yung tornilyo dito. Tapos meron pong stainless or alloy na makikita na mahaba dyan mga sir. At dito nga mga sir ay ipasok nyo lang din yung bracket ng MDL kapag ka gusto nyo pong ilagay dito yung MDL ninyo. So ganyan po yung magiging itsura nya mga sir. Tapos higpitan nyo na lang po yan dahil meron naman pong ruskas dyan sa loob na nakalagay dito mga sir. Ganito na nga po yung magiging itsura niya mga sir. So yung slider po ay talagang umiikot po yan. Baka magtaka po kayo kung bakit gumagalaw yung MDL bracket na kulay puti. So hindi ko muna po pinahigpitan yan dahil tatanggalin din po natin yan. So nasa sa inyo na lang po yan kung doon nyo po ilalagay yung MDL po ninyo. So mas gusto ko po kasi ay nasa ilalim po siya ng headlight. So nasa sa inyo na lang po yan kung ano po yung trip na gusto po ninyo. Pagkatapos nga yan mga sir, baka makalimutan po nating ilagay yung tornilyo din dito sa may bracket ng engine guard natin. So dito po natin siya ilalagay. So swak na swak po yung butas nyan, at ipapasok nyo na lang po yan at yung nut dito. At sa wakas natapos na nga po nating install itong half-face engine guard. So ilalabas ko po ito mamaya dun sa labas para makita po ninyo yung kabuwang itsura ng motor natin dito. So napakaangas po nito at napakaganda nga po nito kapag ka naglo-long ride po tayo. Ayan, so pwede nyo pong itaas yung paa nyo po rito sa may slider. Parang putres nyo na rin po yan dito kapag ka malayuan po yung biyahe po ninyo mga sir. So ayan, maglalagay muna tayo ng sticker dito sa motor natin at dun sa mga motor ng bayaw natin mga sir. We'll be right back.
So ayan, nilabas nga po natin yung motor natin para makita po ninyo yung itsura niya kapag malayuan at malapitan. So tinanggal na po natin yung MDL bracket dito mga sir. So ito po kasi yung MDL ko, nasa ilalim po siya ng headlight. At kagaya nga po ng sinasabi ko sa inyo kanina, nasa sa inyo na po yan kung ano po yung trip po ninyo, kung saan nyo po gustong ipwesto yung MDL bracket po ninyo. So papakita ko lang po yung bawat anggulo. Ayan, so ito po yung itsura niya mga sir kapag ka naka side view yung motor natin. Pakita ko lang po yung malapitan na kuha nung engine guard bracket natin. So malayo po yan sa mga piyesa natin. So wala pong magagasgasan dito mga sir. At suggestion ko lang po mga sir, kapag ka magpapagawa po kayo nito, ibagay nyo na lang po yung kulay nung engine guard bracket dito sa motor natin. So mas bagay po kasi yung kulay itim para sa mga motor natin mga sir. Suggestion ko lang po yan. Pero nasa sa inyo na po yan kung anong kulay po yung gusto ninyong ipapintura. So ganito po yung magiging itsura niya kapag ka nakapak po kayo sa engine guard bracket natin dito sa may slider. So maganda po ito kapag ka malayo po yung biyahe po ninyo mga sir. At talagang makakapagpahinga po yung paa ninyo, lalo na kapag ka nagdadagdag at nagbabawas tayo dito. So maganda po ito sa may diretsyong daan. So yan, para makapagpahinga rin po yung papo ninyo. So ganito po yung itsura niya mga sir kapag ka nakataas po yung dalawang papo ninyo sa engine guard or dun sa may slider natin. So yan, napakaangas po tignan mga sir, at talagang quality yung pagkakagawa rito. Talagang sulit na sulit po yung 1,200 pesos po ninyo. At sa mga gusto nga po palang umorder nito, ay may iwan po kong link dyan sa pin comment para kapag gusto nyo pong umorder, ay didirekta na po kayo dyan sa Shopee ni Ella's Garage Store. Kaya, at huwag nyo nga po pala sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.